Sige pa, Iha. Konti na lang at lalabas na yung isa. Buong lakas na sigaw ni Grace para tuluyang mailabas ang huling bata sa sinapupunan niya. Tagaktak ang kanyang pawis at hingal na hingal habang may ngiti sa labi niyang pinasadahan ng tingin ang isinilang niyang triplets hanggang sa tuluyan na siyang nilaman ng dilim. Manang, maraming salamat ho sa lahat ng tulong niyo sa amin. Wala yun, iho. Malaki ang utang na loob ko sa pamilya mo. Kulang pa nga itong nagawa ko sa inyo. Mahinahong tugon ng kumadro na kay Johan. Huminga siya ng malalim bago pinasadahan ng tingin ang kanyang mag-ina na mahimbing na natutulog. Si Johan Escudero ay isang tagapagmana sa malaking kumpanya. Subalit pinagpalit niya ang karangyaang buhay na meron siya dahil sa pagmamahal niya sa kasambahin ng mga magulang niya. Mula noon, nagpakalayo-layo sila ni Grace para hindi sila matuntun ng kanyang lolo na siyang tutol sa pagsasama nilang dalawa. O siya, iho, babalik ako bukas dito upang dalhan kayo ng mga prutas at gulay. Isama ko na rin dito ang dalawa kong apo para may katuwang kayo sa pag-aalaga sa triplets. Nakangiting saad ng matanda bago ito tuluyang nagpaalam. Ilang kilometro lamang ang bahay nito, kaya madali lamang itong makasilip sa kanila. Nagpapasalamat siya sa matanda dahil hindi sila pinabayaan. Thank you so much, manang. Pahabol niyang sambit sa matanda. Tumingala sa kawalan si Johan bago tinungo ang kanilang silid. Kinabukasan, madilim pa lang ay gising na si Johan upang ipagluto ng agahan si Grace. Pagkatapos niyang magsaing sa kalan, nagsalang na rin siya ng mainit na tubig. Nang matapos ay kinuha niya ang daladala niyang basket. Saka pumunta sa taniman nila ng gulay. Namitas siya roon ng mga gulay at prutas. Hay nako, Johan! Hanggang kailan mo ba pagtitiisan ng ganitong klaseng buhay? Ikaw ang tagapagmana ng mga eskudero. Pero nandito ka at mas piniling magtanim ng mga gulay. Napangiwi siya nang marinig ang malaking boses ng kaibigan niyang si Tomas. Ilang taon na niya itong kilala. Simula noong itakas siya ni Manang Belen sa mansyon ng kanyang lolo. Hayang ka na naman sa mga pangangaral na yan, Tomas. Ilang beses ko rin bang sasabihin sa'yo na masaya at kontento ako kung ano meron sa akin ngayon? Saka, hindi lang naman perang nagpapasaya sa atin. Oo na, Mr. Escudero. Ikaw na ang mapagmahal na asawa. Pero paano si Grace? Paano kung manganak siya? Siguradong kakailanganin ninyo ng malaking halaga. Nanganak na nga, kagabi pa. Maagap niyang tugon sa kausap bago pinitas ang talong. Talaga? Di man lang ako na-inform? Asa ka pa. Mag-asawa na rin kaya ako habang nasa 50 pa ang kilo ng bigas. 60 na uy! Nasa ka pang bumaba ang mga bilihin ngayon? Kahit nga kamatis na sinliit ng kukuti mo eh, mahal pa. Bigas pa kaya? Giit niya sa kaibigan na ikinailing nito. Ay! Ang harsh mo naman! Harsh! Pagtatama niya sa sinabi nito. Napapailing na lamang ang kaibigan niya bago ito nagpaalam na umalis. Kahit naman kasi anong sabihin nito sa kanya ay hindi ito mananalo. Matapos mamitas ay nagmamadali na siyang bumalik sa munti nilang bahay kubo ni Grace. Naabutan niyang nakaupo ito sa katre habang karga-karga ang isang sanggol. Grace, kumusta ka na? May masakit pa ba sa'yo? Nag-angat ito ng mukha sa kanya, saka malungkot nang umiti. Maraming salamat sa sakripisyong ginawa mo, ha? Grace, ilang beses ko bang dapat ulit-ulitin? Wala kang dapat ipag-alala. Kagustuhan ko nagpakalayo-layo kasama ka. Magsusumikap naman ako para mabuhay tayo. Basta tandaan mo, kahit anong mangyari, hinding-hindi ko kayo iiwan ng mga anak natin. Tutol sana si Grace sa gagawin niya noon, pero siya ang nagpupumilit dahil sa pagmamahal niya sa babae. Mula rin noon, hindi na siya nakatanggap ni sentimo sa kanyang lolo. Pero palihim naman siyang inaabutan ng pera ng kanyang mommy at daddy.
Gayunpaman, hindi nila ginagamit sa kung saan ang perang binibigay sa kanila ng mga magulang niya dahil inilaan nila iyon sa kanilang mga anak. Nagkaalala pa rin ako, Johan. Makapangyarihan ang lolo mo. At anumang oras ay mahanap din nila tayo. Alam ko, Grace. Pero magtiwala ka lang sa pagmamahalan natin. Gagad niya sa babae, saka hinaplos ang maamo nitong mukha. Huminga ng malalim si Johan, saka muling pinahiga sa manipis na kama ang babae. Muli itong natulog kasama ang mga bata. Nagmamadali naman siyang magluto ng pananghalian upang may makain agad si Grace paggising nito. Iho, nandito na kami. Kasama ko ang dalawa kong apo para may katuwang si Grace sa triplets. Labis-labis ang pasasalamat ni Johan kay Manang Belen sa walang sawang pagtulong nito sa pamilya niya. Hanggang sa lumaki ang mga bata, ay nakaantabay pa rin ang matanda sa kanila. Tintin, can I play with you? Boring na kasi maglaro ng manika eh. Nakangusong sambit ni Natalie sa isang kakambal habang naglalaro ito ng stuffed toys. Hindi sumagot ang kapatid nito. Sa halip, tumalikod lamang ito. Eksenang naabutan ni Johan galing sa pamamalengke. Mga anak, ano ba ang palaging tinuturo ni Daddy at Mommy sa inyo? Give and take, di ba? Yes po, Daddy! Maagap na sagot ni Tintin bago hinarap ang kapatid. Hinila nito ang kakambal saka binigyan ng laruang dinosaur. Magluluto lang ako ng hapunan natin ha. Behave lang kayo rito. Paalala ni Johan bago din ako ang kusina. Pagdating niya roon, naabutan niyang nagsasaing na si Grace. Nakasanayan na nilang kumain sa pagsapit ng alas 6 upang makapagpahinga agad sila ng maaga. Oh, Johan, mabuti naman at nakauwi ka na. Pumunta pala si Manang Belen dito kanina. May mahalaga raw siyang sasabihin sa'yo. Hindi ba nga sinabi kung ano yun? Takang tanong niya sa babae. Nagkibit balikat ito, saka umiling. Wala eh. Ikaw yata ang kailangan niya makausap. Importante siguro. Napatangot ang una lamang siya bago inilapag sa mesa ang kanyang dala galing sa pamamalengke. Nangyari na ang kinakatakutan natin, iho. Nakita ko ang mga tauhan ng lolo mo kanina sa kabilang baryo. At hinahanap ka. Hindi pa rin talaga sila tumitigil hanggat hindi ka nila nahanap. Anang matanda nang tuluyan na silang magkausap dalawa sa labas ng bahay. Nakaramdam ng kaba si Johan. Panay ang tingin niya sa loob ng bahay kung nasaan ang mag-ina niya. Walang alam si Grace sa pinag-uusapan nila ng matanda, kaya todo ingat siya sa bawat kilos niya. Baka isang araw, tuluyan ka ng ilayo ng lolo mo sa pamilya mo, iho. Alam mo kung anong kayang gawin ng lolo mo. Dagdag pa nito na lalong nagpakaba sa kanya. Matapos ang usapan nila ni Manang Belen, tahimik niyang tinungo ang silid nila. Nadatna niyang tinuturuan ni Grace ang mga anak sa pagbabasa. Nakangiti niyang pinagmasda ng mga ito hanggang sa hindi niya namamalayan ang pagtulo ng luha sa kanyang mga mata. Subalit mabilis pa sa alas 4 ang ginawa niyang pagpunas dito bago pa siya makita ng babae. 6 years na rin tayong nagtatago rito sa probinsya ng Heraya, Johan. Siguro naman tumigil na ang lolo mo sa paghahanap sa atin. Yun din ang akala ko, Grace. Anong ibig mo sabihin? Huminga siya ng malalim bago inakbayan ang asawa. Nasa kwarto na sila ng sandaling iyon at kasalukuyang nakahiga. Nakita ni Manang Belen ang mga tauhan ni... Johan! Open the door! Johan! Nagkatinginan silang dalawa at mabilis na patayo mula sa pagkakahiga sa manipis nilang kama nang makarinig ng malakas na kalabog mula sa labas ng kanilang kwarto. Sunod-sunod ang paglunok niya ng laway, lalo pa at matitigan ang mga mata ni Grace na sa isang iglap lang ay tumutulo na ang mga luha nito. Grace, ito ang tatandaan mo ha. Kung ano man ang mangyari ngayong gabi, hinding-hindi ko kayo makakalimutan. Alam mo yan, mahal na mahal ko kayo. Taranta niyang saad sa babae. Umiling-iling naman ito
saka mabilis na yumakap sa bewang niya. Johan, huwag mo kaming iwan ng mga bata. Nangako ka sa amin, di ba? Oo naman. Hindi ako aalis. Kaya puntahan mo na ang mga bata sa kwarto nila bago pa sila magising. Hindi na hinintay ni Johan na makasagot si Grace. Nagmamadali na niyang dinako ang pinto kung saan halatang nababagot na sa kahihintay ang kanyang lolo roon. What the hell is this, Johan? Nakayanan mong mabuhay ng ganito katagal? Sa ganitong lugar? Nasaan ba ang utak mo, ha? Kinuwelyahan siya nito, pero nananatili lamang siyang kalmado. Hindi siya dapat manghihina dahil sa kanya umaasa ang pamilyang binuo niya. Ang hindi lang niya maintindihan kung bakit magpahanggang ngayon ay hindi pa rin sila tinitigilan ng kanyang lolo Simon. Hanapin ninyo ang babae ng taong to. Saktan ninyo kung kinakailangan para mapilitan siyang sumama sa atin. Mando ng matanda sa mga tauhan. Kaagad naman tumalima ang mga ito. Habang si Johan naman ay kuyom ang mga kamao nang marinig ang katagang iyon mula sa sarili niyang lolo. Lolo, please hear me out. Hear you out? No! Ikaw ang dapat makinig sa akin. Whether you like it or not, we... Don Simon, nandito na po siya, kasama ang mga anak nila. Namilog ang mga mata ni Johan sa narinig. Kaagad niyang nilapitan ang kanyang mag-ina, saka ginawang panangga ang katawan niya. Lolo, maawa ka. Huwag ang pamilya ko. Pabayaan mo na kami. Masaya na ako ngayon kasama sila. Mangiyak-ngiyak niyang pakiusap sa matanda, subalit hindi man lang ito tinatablan sa bawat sinasabi niya. Daddy, siya po ang lolo namin? Sabat ni Tonton sa kanya na ngayon ay nakasilip na upang tignan ang tinawag niyang lolo. Lolo? He's not our lolo, Tonton. Bad sila dahil tinakot nila tayo. Singit naman ni Tintin. Napabuntong hininga si Johan sa kabila ng kabang nararamdaman niya para sa kanyang pamilya. Hindi nila pinalaking walang respeto ang mga bata. Pero hindi niya alam kung bakit ganun na lang makasagot-sagot ang mga ito sa matanda. Lalo pat, lolo pa nila ito. Talagang nagpalaki ka pa ng mga batang walang modo? Don Simon, nakikiusap po ako. Hayaan niyo na po kami ni Johan at ang mga apo niyo. Nilingon niya ang babae nang marinig ang sinabi nito. Batid niyang hindi mapapalambot ng kung anong salita ang kanyang lolo ng sandaling iyon. Kaya naman, upang hindi madamay ang kanyang mag-ina, buo na ang pasya niyang sumama, kahit labag man iyon sa loob niya. Mamili ka, Johan. Ang mga anak mo o ang ina nila? Muling nataranta si Johan. Umiling siya kapag kuwan ay humakbang siya ng tatlong dipa palapit sa kinatatayuan ng matanda. What do you... Sumama ka sa amin, dala ang mga anak mo at iiwan mo sa bahay na ito ang ina nila. Putol nito sa sinasabi niya. No! Ako na lang ang kunin ninyo. Huwag niyong idamay rito ang mga anak ko, Lolo. Nakikiusap ako. Sa puntong iyon ay kusang tumulo ang luha sa mga mata niya. Ganon niya kamahal ang pamilya niya. Kaya naman, para matapos na ang lahat, handa siyang magsakripisyo alang-alang sa mga ito. Nilingon niya ang mag-ina niya. Yakap-yakap ni Grace ang triplets. Habang kitang-kita niya ang takot sa mga mata ng asawa. Don Simon, maawa ko kayo! Manahimik ka, Grace! Kung gusto mo pang makita ulit ang mag-ama mo, may iwan ka mag-isa rito! At sa isang iglap lang ay karganan ng mga tauhan ng lolo niya ang kanyang mga anak at sa pilitang ipinasakay sa magarang sasakyan nito. Walang tigil naman sa pag-iyak si Grace habang hawak-hawak ng dalawang tauhan ni Don Simon. Don Simon, huwag niyo po silang kunin sa akin. Maawa po kayo! Mga katagang paulit-ulit na bumabalik sa isipan ni Johan hanggang sa makarating sila sa mansyon ng kanyang lolo. Nagtaka pa ang mga magulang niya nang makita sila. Kaya naman, nang makahanap siya ng tiyempo, ay kinausap niya ang kanyang ina upang puntahan sa heraya si Grace. Rene, fix this! Ayoko lumaki ang mga apo natin na walang ina. Okay, kakausapin ko si Papa bukas na bukas din.
Ikaw na ang bahala kay Grace sa probinsya, Rowena. Maluwa-luhang pinakinggan ni Johan ang mga magulang habang pinag-uusapan ang problemang siya ang may gawa. Natutuwa siya dahil may mga magulang siyang binihiyaan ng taglay na kabaitan. Pero sa kabila nun, nalulungkot pa rin siya dahil mahigpit sa kanya ang lolo niya sa hindi malamang dahilan. Dad, Mom, hindi na ako pwedeng magpakita kay Grace dahil pinagbantaan ni Lolo ang buhay niya. Kayo na ho ang bahala sa kanya. Pakiusap niya sa mga magulang bago nagpa siyang puntahan ng triplet sa sala. Wow! Super yaman pala ni Daddy mga kambal, no? Tingnan nyo! Ang laki-laki ng bahay nila at may malaking TV pa sa harapan natin! Natutuwang sambit ni Natalie sa dalawang kakambal. Nahinto sa paglalakad si Johan. Hindi niya may pagkakailang kinuha niya sa mga anak niya ang karapatang mabuhay ng marangya. Dahil sa kagustuhan niyang sumama sa ina ng mga ito, nahamak na kasambahay lang nila. Pero gayunpaman, wala siyang pinagsisisihan sa lahat. Bagkus, nagpapasalamat pa siya dahil kung hindi niya ginawa iyon, ay wala sana siyang mga anak na katulad ng nasa harapan niya ngayon. Mayaman nga tayo, pero hindi naman natin kasama si Mommy. Di bale na lang. Sanay naman tayo sa hirap eh. At least doon, masaya tayo kumpara dito. Nakakatakot ang mga tao rito, Natalie. Sabat ni Tintin sa kapatid. Napalunok ng laway si Johan. Wala siyang idea kung bakit sa ganoong murang edad ang mga bata ay parang matanda na itong magsalita. Bukas na bukas ay ihanda mo na ang iyong sarili, apo. Dahil ipapakilala ko na sa lahat ang susunod na tagapagmana. Nakangiting anunsyo sa kanya ng matanda. Sa halip na makinig ay kinayom lamang niya ang mga kamao. Gumalaw ang panga niya dahil sa nararamdamang inis para sa kanyang lolo. Subalit kahit anong gawin nito sa kanya ay wala siyang lakas na loob na salungatin ito. Malaki pa rin ang respeto niya rito. Gagawin ko ito para sa mag-ina ko. Para mabigyan ko sila ng magandang buhay. Galing sa sarili kong pawis. Anas niya sa sarili. Tumango siya kahit wala sa puso niya ang desisyong iyon. Wala siyang ibang iniisip kundi ang ina ng mga anak niya. Sa kabilang banda, bigla na lamang tumutulo ang luha sa mga mata ni Grace sa tuwing maaalala niya ang kanyang mag-ama. 2 araw na ang lumipas pero wala pa ring balita sa mga ito. Alalang-alala na siya sa kanyang mag-ama. Iha, unti-unting napaangat ng mukha si Grace nang marinig ang pamilyar na tinig galing sa bukana ng pinto. Mommy Rowena, ano ho ang ginagawa niya rito? Hindi niya alam kung saan titingin. Nagbabaka sakali siyang kasama nito ang mag-ama niya. Subalit bigo siya dahil ni anino ng mga ito ay hindi niya nakita. Nagtaas baba ang dibdib niya sa isiping hindi na nga siguro sila magkikita ni Johan at ng mga anak nila. Hindi niya namalayan ay kusa na namang tumulo ang mga luha niya. Nandito ako para sabihin sa iyo na maayos naman sila roon. Pero ikaw pa rin ang hinahanap ng mga bata. Pasensya na ho kayo kung nagdala ako ng gulo sa buhay niyo. Hinging paumanhin niya sa ginang. Umiling naman ito. No, Iha. Don't say that. Kahit kailan, hindi ka namin sinisisi sa mga nangyari. Sobrang mahal lang talaga ni Papa ang apo niya. Kaya siya pinilit mamahala sa kumpanya kahit buhay pa ang Papa ni Johan. Umiling itong muli saka ginagap ang mga kamay niya. Huwag mong isipin yan, Iha. Sa ngayon, magtiis ka na lang muna. Nagkausap na kami ni Johan kagabi. Gagawin niya ang nais ng lolo niya, alang-alang para sa iyo. Magtiwala ka lang sa kanya ha, kami na ang bahala sa ngayon. Gagawa kami ng paraan para magiging maayos din ang lahat. 1 oras na mula nang makaalis ang ginang, pero heto at tulala pa rin nakamasid si Grace sa kawalan. Ang bigat-bigat ng pakiramdam niya. Huminga siyang malalim bago nagpa siyang magtungo sa kanilang silid. Maya-maya pa, tumunog ang kanyang cellphone. Galing ito sa mommy ni Johan kani-kanina lang. Nag-iwan din ito ng pera
para may panggastos siya. Mabilis niyang dinampot ang cellphone nang makita sa screen ang pangalan ni Johan. Nakasave na rin pala roon ang numero nito. Kumusta ka na, mahal? Namimiss na kita. Miss ka na namin ang mga anak mo. Anang lalaki sa kabilang linya. Yumuko siya nang manubig ang gilid ng mga mata niya. Mas dumoble ang nararamdaman niyang sakit ngayon nang marinig ang boses ng lalaki. Kung siya lang ang tatanungin, mas gugustuhin pa niyang maghirap habang buhay. Makasama lamang niya ang kanyang mag-ama. Grace, are you listening? Kumusta ka na? Namimiss ko na kayo ng mga bata. Kumusta na sila? Pakausap naman, no? Gusto ko nang marinig ang boses nila, Johan. Naiiyak niyang sambit. Dinig niya ang malakas na buntong hininga sa kabilang linya. Okay, sandali lang. Ilang saglit pa ay dinig na niya ang boses ng mga bata. Kanya-kanyang kamustahan ang triplet sa kanya. Ramdam niya ang lungkot sa boses ng mga ito. Maging siya man ay ganun din ang nararamdaman ngayon. Hindi siya sanay malayo sa mga ito, kaya ilang gabi na rin siyang hindi nakatulog ng maayos. Huwag kayong magpapasaway dyan, ha? Tandaan niyo palagi na kahit anong mangyari, mahal na mahal ko kayo. Opo, Mami. Love ka rin po namin sobra. Miss na po namin kayo, Mami. Halos panabay na pagbigkas ng triplet sa kanya. Nang matapos ang kanilang tawagan, ay saka lamang nakahinga ng maluwag si Grace. Hindi na kagaya nung nakaraang mga araw na lagi siyang wala sa sarili dahil sa pangungulila niya sa mag-ama niya. Magkikita rin tayo, mga anak. Sa ngayon, magtitiis muna tayo sa ganto. Kausap ni Grace sa sarili. Samantala, mahigit isang oras nang nakatitig si Johan sa nakabukas na laptop sa harapan niya. Wala roon ang focus niya, kundi sa babaeng iniwang niya sa probinsya ng Heraya. Kahit nakausap naman niya ang kanyang ina tungkol sa pagpunta nito sa bahay nila roon, ay hindi pa rin siya mapanatag hanggat di niya nakikita at nakakausap sa personal ang babae. What are you thinking? Bigla siyang napatingin sa harapan nang marinig ang taong nagsalita. Ang sekretarya niyang si Melay, kababata niya rin ito. Wala naman. What do you want para sa lunch? Ako ang bahala. Sa halip na sagot niya. Ayaw niyang sabihin ang totoong dahilan kung bakit siya wala sa sarili. Baka magsumbong pa ito sa lolo niya. Kitang-kita niya kung paano namilog ang mga mata ng dalaga. Tumikhim na lamang siya bago kinuha ang jacket na nakasabit sa couch niya. Let's go. Baka magbago pa isip ko. Uy! Hintay naman! Kumain sila sa malapit na restaurant. Habang kumakain, ay pasimple siyang tinapunan ng tingin ni Melay. Tila may nais itong itanong sa kanya. Nang hindi na ito makatiis, ay kusa nang bumuka ang bibig nito. Parang naman hindi mo ako kaibigan, Johan. Alam na alam ko kung kailan ka masaya o kailan hindi. Kailan ba kita nilaglag sa lolo mo? Napalunok siya. I'm sorry, Lai. Ayokong madamay ka pa sa problema ko. Alam mo ang kayang gawin ni lolo. Ano ba kasing nangyari? Tell me. I promise na sarado ang bibig ko sa lahat ng sasabihin mo. Pamimilit pa nito. Sa puntong iyon ay sinabi niya ang lahat sa kanyang kaibigan. Nakaramdam naman ito ng awa sa kanya. Sa kabilang banda naman, tahimik na nanonood ng TV si Don Simon sa sala nang makarinig siya ng malakas na tawanan sa loob ng kusina. Sa hindi malamang dahilan ay unti-unti niyang inihakbang ang mga paa patungo roon. Doon ay kitang-kita niya kung paano nagtatawanan ang kanyang mga apo sa tuhod habang tinutulungan magbalat na sibuyas ang mga katulong. Lolo, what are you doing? Bakit ho kayo sumisilip dyan? Takang tanong ni Johan nang mapansin siyang nakasilip. Mabilis namang umiling ang matanda. Wala naman, iho. Teka, napaaga yata ang uwi mo. Miss ko na ang triplets ko, Lolo. Where are they? Sa kusina. Maikling tugon niya bago nagpa siyang pumasok sa kwarto niya. Habang si Johan naman naiwang kunot ang noo habang sinusundan ng tingin ang kanyang lolo.
Ewan ko ba dyan sa lolo mo, iho? Strikto masyado. Ni hindi ko nga na si Lian ngumiti yan. Bungad sa kanya ng katulong na siyang mayordoma sa mansyon na iyon. Hindi nga napansin na nasa tabi na pala niya ito. Huminga siya ng malalim. Alam niyang ni minsan ay hindi nagpapakita ng kahinaan kanino man ang kanyang lolo. Bihira lang din niya itong nakikitang ngumiti kapag kaharap lang ang mga kasosyo sa negosyo. Sobrang higpit ni Don Simon, kaya nga siya lumayo noon. Pero heto siya ngayon at kasama niya ito sa mansyon. Daddy! Sabay-sabay na sigaw ng triplets nang makita siyang papasok sa kusina. Sinalubong siya ng mga anak saka nagkanya-kanyang yakap sa bewang niya. Daddy, I miss mommy na po. Ani Natalie habang hawak pa nito ang kanang kamay niya. Hindi siya agad nakasagot dahil wala siyang maisasagot sa bata. Naaawa rin siya sa mga ito. Natatakot din siya na baka tuluyan na siyang ilayo ng lolo niya kay Grace. Dad, we want mommy po. Miss na po namin siya. Wala na pong pipingot sa ilong namin kapag nagpapasaway po kami. Sabat naman ni Tintin. Napalunok siya. Tinignan niya si Tonton na tumangu-tangu rin, tanda na sang-ayon din ito sa mga sinasabi ng mga kakambal. Alam at ramdam ni Johan ang sobrang pangungulila ng mga anak niya sa kanilang ina. Pero wala pa siyang magagawa sa ngayon, kundi magtiis muna. Pasasaan ba't mapapalambot din niya ang kanyang lolo? Kids, be patient, okay? Nagkausap na kami ng mommy niyo about this. And soon, magiging maayos din ang lahat sa atin. Mahinahon niyang salita sa mga anak. Sabay-sabay namang napatango ang mga ito, saka ipinagpatuloy ang ginagawa. Ilang sandali pa, ay biglang kumunot ang ilong ni Natalie. Tila meron itong naaamoy na masama, base na rin sa itsura nito. What's that? Ew! Yuck! Tintin, umalis ka naman kapag ilabas mo yung hangin sa tiyan mo! Huwag ka rito umutot! Naiiling na sambit ni Tonton habang tinatakpan ang ilong. Humagik-gik lang ito sa kainisa-isang birata ng dalawang kapatid. Napapangiting pinagmasdan na lamang ni Johan ang mga ito habang nagtatawanan. Tin, alam mo bang mali ang ginawa mo? Aniya, nandalawa na lamang sila ni Tintin sa loob ng kusina. About what po, Daddy? Inosenteng tanong naman ng paslit. Hinaplos-haplos niya ang buhok nito. About earlier, anak. Bad yun. Next time kapag umutot ka, huwag sa maraming tao ha. Mabaho kasi talaga ang utot, anak. Kaya don't do that again, okay? Okay po, Daddy. I'm sorry po. Pero hindi ko po kasi mapipigilan kapag utot na po ako. Tugon naman ito. Natatawa at naiiling na lamang si Johan dahil sa naging sagot ng bata. Sa kanilang tatlo, si Tintin ang pinakapilyo. Si Tonto naman ang tahimik lamang at tila may sariling mundo. Minsan lang ito nakikipag-usap sa mga kakambal. Sasabat lang ito kapag nasa mood ito. Si Natalie naman ang makulit. Kapag lumabas na ang kakulitan nito, ay damay pati mga kakambal nito. Sa paglipas ng mga araw, nagtataka si Don Simon dahil naging interesado siya bigla sa kanyang mga apo sa tuhod. Gustong-gusto niyang marinig ang mga tawanan ng mga ito kapag tahimik ang bahay. Tila ba hinahanap na ng presensya niya ang ingay ng triplets. Hindi niya namamalayan na napapangiti na lamang siya mag-isa habang lihim na pinagmamasdan ang triplets sa di kalayuan. Eksenang laging nahuhuli ni Johan. What are you thinking, Lolo? Don't tell me. Napapalambot ka na ng mga anak ko. Kausap ni Johan sa sarili habang palihim din niyang sinisilip ang kanyang lolo na kasalukuyan itong pinagmamasdan ng triplets habang naglalaro sa labas ng bahay. Hindi siya nito napansin, kaya naman nagmamadali siyang pumasok sa kanyang silid. Nagbihis siya, pagkatapos ay bumaba siya sa kusina upang uminom ng tubig. Sumilay ang ngiti sa kanyang labi. Hopefully, Lolo. Hopefully. Anas niya bago naisipang puntahan ang mga bata.
Ah, Sir Johan, ano pong snacks ang gusto ng triplets? Pahabol ng isang katulong sa kanya. Tumigil siya sa paglalakad bago nilingon ang nagsalita. Juice na lang. Pagdating niya sa sala, naubutan niyang nakaupo na sa sofa ang lolo niya, habang hawak ang remote ng TV. Seryoso itong nakatitig sa pinapanood. Ni hindi man lang siya nito, tinapunan ng tingin. Tumikhim siya upang basagin ang namayaning katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Lolo. Mabilis itong nag-angat na mukha sa kanya, pero hindi pa rin ito nagsasalita. Daddy! Lolo! Sigaw na nagpalingon sa kanilang dalawa. Malapad ang ngiti sa labi ng mga bata, habang patakbong lumalapit ang mga ito sa kinaroroonan nila. Maya-maya pa, napansin ni Johan ang pagkibot ng labi ng kanyang lolo na tila may nais itong sabihin. Lolo, may I ask po? Bakit po ayaw niya sa mami namin? She's kind naman po, Lolo. Walang kagatol-gatol na saad ni Tonton sa matanda. Dahil sa narinig, mabilis itong napatingin kay Johan na blanco ang muka, saka ito tumayo. At sa halip na sumagot, nagbitiw lamang ito ng malakas na buntong hininga, bago tumalikod ng walang paalam. Sinundan ni Johan ang tingin ng kanyang lolo. Maging siya man, ay wala ring idea kung bakit ganun na lang ang galit nito kay Grace nung nalaman nitong may relasyon sila. Let him be, Tonton. Hindi tayo pare-pareho ng mindset. Baka matanggap din niya si Mommy soon. Singit naman ni Natalie. Marahas na napabuntong hininga si Johan dahil sa usapan ng mga anak niya. Hindi niya akalain na ganun magsalita ang mga ito gayong ang babata pa. Lalo na yung anak niyang babae, parang matanda na kung magsalita. Nat, don't say that! Dapat nga, gumawa pa tayo ng paraan para magustuhan niya si Mommy. Ayaw niya nga rin sa atin eh. Si Tintin ang nagsalita. Nahilamos ni Johan ang mukha nang wala sa oras. Hindi siya kaagad nakapagsalita. May ilang minuto rin bago nag-sink in sa utak niya ang mga pinagsasabi ng triplets. Kids, huwag niyong pagsalitaan ng ganyan ng lolo ha. Lolo niyo pa rin siya. Mahinahon niyang pangaral sa mga anak. Tumango naman ang mga ito sa kasabay na napayuko. Ilang saglit pa, biglang tumayo si Tintin na ikinagulat pa niya. Hawak-hawak na nito ang labi na tila may magandang naiisip. Alam ko na ang dapat nating gawin to make Grandpa happy! Like what? Sabat ni Natalie na nakatunghay pa sa kapatid. Dalhan natin siya ng snacks, like juice, or... Great idea, Tintin! Okay, let's go, twins! Singit naman ni Tonton. Naiiling na sinusundan na lamang ng tingin ni Johan ang kanyang mga anak, saka napagpasyahang tumungo sa kusina. Pahingi pa ng isa para kay Lolo. Okay po, sir. Anang katulong. Lumabas din naman siya, bit-bit ang tinimplang juice para sa kanyang mga anak at sa lolo niya. Pagbalik niya sa sala, naroon ang triplets na nakaupo, tahimik at tila may binabalak na kung ano. Kids, mag-juice muna kayo, dali! Inilapag niya ang tray, saka tumabi ng upo sa tabi ni Natalie. Tintin, dalhan mo si Lolo ng juice sa kwarto niya! Utos ni Tonton sa kakambal. Pero sa halip na sumunod ay inismiran lamang siya nito at binilatan. Nat, ikaw na lang kaya. Tinamad na naman ang kakambal mo. Dagdag pa ni Tonton. Okay. Walang buhay naman itong sagot. Bago din ako ang silid na matanda. Nakangiting pinagmasdan ni Johan ang mga anak habang pinag-uusapan ang lolo nila. Sinabayan niya rin ng dasal na sana'y mapapalambot ng triplets ang matanda. Nang sa gayon ay makakasama na nila si Grace sa mansyon na iyon. Iyon ang isa sa mga hiling niya na sana dumating ang araw na iyon. Huminga siya ng malalim bago isinandal ang ulo sa headrest ng sofa. Maya-maya pa, dumating si Natalie bit-bit ang baso na wala ng laman. Panay rin ang pagngiti nito habang papalapit sa kinaroroonan nila. We did it! Sabi sa inyo eh, di ba magagawa natin?
Masayang sambit ni Natalie habang pumapalakpak pa na Animoy nanalo sa laro. Lalong sumilay ang ngiti sa mga labi ni Johan habang inisa-isang pasadahan ng tingin ang kanyang mga anak. Masaya siya dahil paunti-unti nang maisa sa katuparan ang hiling niyang magkasama silang buong pamilya. Daddy, mabait naman po pala si Lolo. Anong sabi niya pagkabigay mo sa juice? Si Tonton ang nagsalita. Wala, but I see na palihim siyang napangiti. Don't worry kids, everything will be alright. Not now, but soon. Nakangiting sabat ni Johan sa mga anak. Sa paglipas ng mga araw at linggo, unti-unting napapansin ni Johan ang pagbabago sa Lolo Simon niya. Nahuhuli niya ito minsan na kinakausap ang mga anak niya sa sala. Mababakas din sa mukha ng matanda ang saya sa tuwing nakikipag-usap sa triplets. Lolo, hindi ka na po ba galit sa amin? Hindi naman ako galit sa inyo, mga apo. Tumikhim si Johan bago nagdesisyong lumapit sa kinauupuan ng mga ito. May ilang segundo na rin siyang nakatayo malapit sa pinto, habang tahimik na nakikinig sa usapan ng triplets at sa lola niya. What's going on here? May problema po ba, Lolo? Kunwari ay tanong niya sa kanyang lolo nang sa gayon ay hindi siya nito mahalata. Naghintay siya ng ilang segundo, subalit hindi sumasagot ang matanda, kaya naman ay dumiretso siya sa tabi ng mga anak niya. Ilang saglit pa, tumayo rin ang matanda at walang paalam itong tumalikod patungo sa silid nito. Naiiling na lamang niya itong sinusundan ng tingin hanggang sa nawala na ito ng tuluyan sa kanyang paningin. Daddy, Lolo told us na tanggap na raw po niya si Mommy as your lover po. Nakangiting sambit ni Natalie sa kanya na sinang-ayuna naman ng dalawang kakambal. Dahil sa narinig ay biglang lumiwanag ang mukha ni Johan at walang pasabing kinuha ang cellphone sa suot niyang pantalon. Tinawagan niya agad ang kanyang ina upang sabihin dito ang magandang balita. Pagkatapos ay si Grace na naman ang tinawagan niya. Nang matapos ay pumunta siya sa silid ng kanyang lolo upang kumpirmahin kung totoo nga bang tanggap na nito ang babaeng mahal niya. Maraming salamat po, Lolo. Salamat po. Nakangiting saad ni Johan. Nasa library sila ng mga oras na iyon at doon siya dinala ng matanda para makapag-usap sila ng maayos. Mula rin kasi noong sapilitan siyang kinuha nito sa Heraya ay hindi na sila nakapag-usap ng maayos. Bumuga siya ng hangin sa ilong. Saka tinignan muli ang matanda nang hindi pa ito sumasagot. Anytime. Pwede mo nang papuntahin si Grace dito. Tugon nito sa kanya bago siya tinapik-tapik sa balikat. Walang pasidla ng saya sa mukha ni Johan nang tuluyan ng mapapayag ang kanyang lolo. Kinabukasan nga niyon, pinasundo niya si Grace sa Heraya sa mga tauhan nito. Inutusan niya na rin ang mga ito na dalhin pati ang kaibigan si Tomas para maipasok niya sa kumpanya nila. Dad? Mom? Pwede ho ba kayong makausap? Panimula ni Johan sa mga magulang. Nagyayang kumain ang mga ito sa labas, habang ang mga triplets naman ay naiwan lamang sa mansyon kasama ang mga yaya nila. Ang totoo, gusto niyang itanong sa mga magulang niya kung bakit ganoon na lamang itrato ng Lolo Simon niya si Grace. Gayong agwat lang naman sa buhay ang naging hadlang sa kanila. Naisip tuloy niya na baka may ibang dahilan pa kung bakit galit ito lalo pa at katulong si Grace. Walang ibang binanggit ang lolo mo sa amin. Simula nung umalis kayo ni Grace sa mansyon, Johan, galit na galit lang siya. Dahil iniwan mo ang malaking responsibilidad na naghihintay sa'yo sa kumpanya. Mahabang litanya ng kanyang ina. Yumuko siya. Pagkatapos ay hinilamos ang muka. Ilang saglit pa, tumunog ang cellphone niya na kasalukuyang nakapatong sa mesa. Tumikhim siya, saka mabilis na dinampot ang phone sa mesa. Sumilay ang ngiti sa kanyang labi nang marinig ang ibinalita sa kanya ng inuutosang tauhan na malapit na umano sila sa mansyon. Pagkababa niya sa cellphone ay mabilis pa sa alas 4 ang ginawa niyang pagtakbo palabas ng restaurant nang walang salitang iniwan sa mga magulang niya.
What's wrong with him? Ni hindi man lang nagpaalam sa atin. Alam mo na kung bakit siya nagmamadali. Naiiling na lamang ang mga magulang niya habang sinusundan siya ng tingin. Pagdating niya sa mansyon ay nagmamadali niyang ipinarada ang sasakyan. Pagkatapos ay mabilis niyang dinako ang paunang pintuan ng mansyon. Naabutan niyang nakaupo si Grace sa sofa habang masinsin ang kausap ito ng kanyang lolo Simon. Kitang-kita niya ang kakaibang ngiti ng babae sa mga labi nito. Doon pa lang ay may hinala na siya na kinausap ng babae ang lolo niya. Grace! Tawag niya sa babae. Mabilis naman itong napatayo at sinalubong siya ng mahigpit na yakap. I miss you so much, mahal. Walang oras na hindi kita iniisip. Ani Johan, sabay halik sa noo ng babae. Wala siyang pakialam kung naging audience pa ang kanyang lolo sa ginawa niya. Mamaya na nga yan, Johan. May pag-uusapan pa tayong importante about business. Putol ni Don Simon sa eksenang nasaksihan nito. Napapangiting na patango naman si Johan kapag kuwan ay sinabihan si Grace na puntahan ang triplets sa kusina na kaagad naman itong tumalima. Follow me. Sa library tayo mag-usap. Anang matanda bago ito tumayo. Napatango naman siya bilang tugon saka sinundan ang lolo niya sa library nito. Nang makarating sila ay dumiretso siya sa sofa at isinandig ng bahagya ang ulo niya sa headrest ng sofa. Pupunta ka ng States next month for business, iho. Marami tayong investors doon na gustong makipagkita sa'yo. Lolo naman, bakit ako? Nabigla siya sa ibinalita sa kanya ng Don. Narinig niya ang mahinang pagbuntong hininga nito. Saka tinignan siya na nangungusap ang mga mata. Si Papa na lang ho, Lolo. Ayaw kong umalis. Lalo na ngayon, kasama ko na si... Grace again, Johan. Hindi pa ba sapat na tinanggap ko na siya at pinatira pa rito sa mansyon? Tila may laman ang mga salitang binitawang iyon ng matanda. Nakuyom ni Johan ang mga kamao. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o magagalit dahil sa narinig. Feeling tuloy niya na pipilitan lang itong tanggapin si Grace. Hindi naman husa ganun, Lolo. Pero tapos na ang usapang ito, Johan. Whether you like it or not, aalis ka sa susunod na buwan. 3 weeks ka lang naman mananatili roon. Wala nang nagawa pa si Johan nang tumayo na ito saka siya iniwan sa library. 3 weeks? Ang tagal naman nun. Kausap niya sa sarili bago sinundan ang matanda na ngayon ay may kausap na sa cellphone. Dumiretso siya sa kusina kung saan naghihintay roon ang mag-ina niya. Sa gilid ng lababo ay natanaw niya ang kaibigang si Tomas na kasalukuyang may hawak na baso na naglalaman ng kape. Ninisihan niya ito sa kanilapitan. Kumusta? May jowa ka na ba? Birong niya pa sa kaibigan. Tumaas naman ng bahagya ang isang kilay nito nang hindi sumasagot. Don't worry po, Ninong Tomas. May chicks po akong ibibigay sa'yo. May magandang dilag po sa kabilang bahay. Tiyak na magugustuhan niya po siya. Pilyong sabat naman ni Tintin na nakangiti pa. Yes po, Ninong. Maganda po siya at sexy. Saka malaman po ang... Natalie! Mabilis na saway ni Johan saka isa-isang anak na babae. Biglang nag-init ang tenga niya dahil sa narinig. Pisngi po nung girl, Daddy. Kayo kasi, hindi niyo po ako pinapatapos magsalita. Anak, di ba ang sabi ko sa inyo, kapag nagsasalita ang mga matatanda, ay huwag kayong sumasabat. Hindi magandang pakinggan yan. Makikinig lang kayo pero huwag kayong sasabat, okay? Ani Grace, sabay-sabay namang napatango ang triplets saka napayuko. Marahas na napabuntong hininga si Johan bago tinawag ang mga yaya ng bata upang samahan sila sa kani-kanilang silid. Can we talk? Panimula ni Johan nang tatlo na lamang silang naiwan sa kusina. Tumabi siya ng upo kay Grace, saka ito inakbayan. Sinulyapan niya muna si Tomas habang hawak-hawak na nito ang mumurahing cellphone. Aalis ako next month papuntang States. 3 weeks ninyo akong hindi makakasama. Kaagad rumehistro sa mukha ni Grace ang gulat nang marinig ang sinabi niya. Paano yan, pare? 1 linggo lang kayo magkasama ni Grace?
Babalik naman ako agad. Gusto kasing makipagkita ng investor sa akin doon. Ayaw ko rin naman. Kaya lang, wala naman ako magagawa. Dahil ako na ang ipinalit ni Lolo bilang CEO ng kumpanya. Kahit na nandito pa si Daddy. Paliwanag niya pa. Napatango-tango naman si Tomas, saka nagkibit balikat. Maya-maya pa, nagpaalam na itong lumabas. Mahal, babalikan ko kayo rito sa mansyon. At sa pagbabalik ko, may mahalaga akong surpresa sa'yo. Dagdag niya pa, saka hinalikan ang babae sa labi nito. Makalipas ang isang linggo, iyon na nga ang araw ng pag-alis niya patungong States. Nagdadalawang isip pa sana siyang iwan ang pamilya niya. Pero wala rin naman siyang magagawa, dahil para din iyon sa kinabukasan ng mga ito. Mamimiss ka po namin, Daddy! Balik ka po agad, ha? Halos panabay na usal ng triplets sa kanya, sabay yakap sa bewang niya. Napatango-tango si Johan bago inisa-isang buhati ng triplets. Ilang sandali pa, nagpaalam na siya sa kanyang mag-ina. Pre, ikaw na muna ang bahala sa mag-ina ko habang wala ako rito. Habili ni Johan sa kaibigang si Tomas. Si Tomas na rin ang ginawa niyang pansamantalang driver ni Grace habang nasa States pa siya. Dahil pagbalik niya, bibigyan niya ito ng magandang posisyon sa kumpanya bilang pasasalamat niya rito. Sa kabilang banda, tahimik naman na pinakatitigan ni Don Simon ang lumang larawan ng isang babae sa kanyang wallet. Halos hindi na ito maaninag dahil sa kalumaan ng nasabing litrato. At sa hindi malamang dahilan ay bigla na lamang tumulo ang mga luha sa mga mata nito. Marahas nitong pinahid ang naglandas na luha sa pisngi nang maalala kung paano palayasin ng mga magulang ang pinakamamahal na babae. Pinaghiwalay sila ng mga magulang nito at pinilit siyang mamahala sa kumpanya nila kailanman ay hindi nito hinangad. Dahil iba ang nais niya at hindi magtrabaho sa kumpanya. Subalit pinilit siya ng mga magulang niya at pinaghiwalay sila ng babaeng minahal niya. Simula noong palayasin ng mga magulang niya, ang kasambahay niyang kasintahan ay wala na siyang balita pa rito. Hanggang sa ipinagkasundo siya ng mga magulang sa kasosyo nila sa negosyo. Pero sa kabila niyon, hindi pa rin ito nakakalimutan ang babaeng unang nagpapatibok ng puso nito. Kung nasaan ka man ngayon, sana hindi mo ako nakakalimutan. Muling pinahid ng Don ang luha saka hinagkan ang lumang larawan bago isinilid sa wallet nito. Patawarin mo ako, Apo, kung bakit nagawa ko ang bagay na iyon sa'yo. Hindi ko na sana dapat inulit pa sa'yo ang ginawa sa akin ng mga magulang ko. Naluluhang sambit ng Don, senaryong narinig naman ng ama ni Johan. Hindi makapaniwala si Rene sa narinig. All this time pala, may tinatago ang Don nang wala silang kamalay-malay. Kaya pala ayaw nito sa kasintahan ni Johan dahil danas na nito noon sa mga magulang nito. Papa, bakit hindi mo sinabi sa amin ang totoo kay Johan? Alam kong maiintindihan niya ang bagay na yun. Malaki na si Johan at alam natin pareho na hindi niya deserve ang ginawa mo sa kanya. Kaya nga pumayag na ako, diba? Apila agad ng matanda. Natahimik si Rene nang biglang pumasok sa silid ang asawang si Rowena. May naghahanap po sa inyo sa labas, Papa. Sino raw? Wika ng Don, sabay ayos ng suot nitong eyeglasses. Nagkibit ng balikat si Rowena bago sumagot. Hindi ho sinabi pa. Sa pagdating ni Johan sa States ay agad niyang inaasikaso ang lahat ng kailangan niyang gawin upang makabalik siya agad sa Pinas. Hindi siya nagsayang ng oras doon. Nang matapos makipagkita sa mga investors doon, ay bumalik siya sa pamilyang naghihintay sa kanya. Dad, may mahalaga raw kayong sasabihin sa akin? Ani Johan sa ama. Nasa Teresa sila ng mga sandaling iyon. Hinintay talaga siya ni Rene para makapag-usap sila ng maayos. Really, Dad? Bakit walang sinabi si Lolo tungkol dito? Wait, sino ang babaeng yun? I don't know, iho. Ngayon,
Alam mo na kung bakit nagawa yun ang lolo mo. Tugon ng ama. Hindi nakasagot si Johan. Hanggang sa pagtulog ay daladala niya ang isiping iyon. Mahal. Napalingon si Grace sa likuran nang marinig ang barito ng boses na iyon ni Johan. Nakatayo ito sa bukana ng pinto habang malagkit itong nakatingin sa kanya. Napalunok siya ng laway nang unti-unti itong lumakad papalapit sa kinauupuan niyang kama. Iyon ang pangalawang gabi mula nang makauwi siya galing sa States. Pwede ba akong maglabas ng stress? Kunot noo siyang napatingin sa lalaki habang pilit iniintindi ang sinabi nito. Ha? Huh? Bakit sa akin mo ilalabas yung stress mo? Walang kaide-ideyang sambit niya na ikinatawa nito. Lumapit si Johan sa kanya, saka siya hinapit sa bewang. Hinalikan siya nito sa noo, pababa sa leeg niya. Saka lamang niya naiintindihan ang ibig nitong ipahiwatig nang tuluyan na siyang angkinin ni Johan. I'm happy na tanggap ka na ni Lolo Simon, mahal. Wala na tayong dapat ikatakot pa. Tinignan niya ang kausap. May mga tao sigurong katulad ng lolo mo na ayaw sa kasambahay na kagaya ko. Pero nagpapasalamat pa rin ako sa kanya dahil tinanggap niya na ako. Madamdaming sagot niya sa lalaki. Niyakap niya ito at isiniksik ang sarili sa matipunong dibdib nito. May dahilan si Lolo kung bakit niya nagawa yun, mahal. Ano naman yon? Kunot noong tanong niya rito. Huminga ng malalim si Johan bago sumagot. Kagaya ko, nagmahal din siya ng katulong. At pilit silang pinaghiwalay ng mga magulang niya. Dahil mahirap lang din ang babae. Ang masaklap lang eh, hindi sila nagkatuluyan. At simula nung pinalayas ng mga magulang ni Lolo ang babae, hindi na niya ito nakikita pa. Napalunok si Grace dahil sa narinig. Ngayon alam na niya ang dahilan kung bakit galit na galit ito nang malamang nakipagrelasyon si Johan sa kanya. Mas masakit pa lang nakaraan nito kumpara sa hirap na pagtatago nila noon. Tahimik na nakatanaw si Johan sa rumaragasang tubig galing sa falls ng Heraya. Doon niya naisipang dalhin ang mga bata at si Grace para makapag-unwind naman sila. Hinawakan ni Johan sa bewang si Grace, saka iginiya sa malapad na bato. Tumingala siya sa rumaragasang tubig. Tila nakikisimpat siya sa iniisip niya ang paglandas ng tubig. Maingay man iyon sa pandinig ng iba. Pero kabaliktaran naman ito sa kanya. Masarap pakinggan at nakakawala ng stress. Sigurado ka ba ang tanggap na talaga ako ni Lolo? Bihira ko na lang kasi siya makita simula nung nasa mansyon na ako eh. Di kaya napilitan lang siya dahil sa mga bata? Napatingin siya sa babae na magsalita ito. Umiling siya saka hinalikan ang noon nito. You don't need to worry, mahal. Tanggap na tanggap ka ni Lolo. Paninigurado pa ni Johan sa kausap. Napatango-tango naman si Grace. Tumingala ito sa kanya na tila may nais sabihin. Pero hindi naman ito nagsalita, kaya naman ihinilig na lamang niya ang ulo nito sa kanyang balikat. Nagtagal sila ng 3 araw sa lugar na iyon bago nila naisipang bumalik sa Maynila. Sa pagdating nila sa Maynila, nag-focus na si Johan sa kumpanya. Halos wala na siyang time sa mag-ina niya. Gayunpaman, iniintindi pa rin siya ni Grace. Dahil alam nito ang posisyon niya sa naturang kumpanya. Hindi biro ang maging CEO. Lahat nakaatang sa kanya. Mabuti na lang at naroon ang sekretarya niya at kaibigang si Melay. Johan, baka naman magising ka na lang isang umaga at wala na ang pamilyang binuo mo. Always remember, sir. May pamilyang naghihintay sa'yo. Masyado mo nang inaabala ang sarili mo sa trabaho. Magtira ka naman para sa pamilya mo. Mabilis na palingon si Johan nang marinig ang salitang iyon mula sa kanyang sekretarya. Sandali siyang napatitig doon bago ibinaling ang atensyon sa hawak niyang ballpen. 10 PM na, pero nakatoka pa rin siya sa trabaho niya. Okay. Babawi ako sa kanila. Tugon ni Johan sa inaantok niyang sekretarya. Pagod na ito base sa kilos niya. Siya lang ang hinihintay nitong umuwi.
Nang tumayo na siya, ay sumabay na ito sa kanya pasakay ng elevator. Pagdating ni Johan sa mansyon, naabutan niyang mahimbing natutulog si Grace sa sofa at halatang hinihintay siya nito sa kanyang pag-uwi. Napalunok siya ng laway at napapailing. Sakalang sumagi sa isip niya na baka isang araw iiwan siya nito, gaya ng sinabi sa kanya ni Melay. Dahil doon, nakaramdam tuloy siya ng kaba. Oh, nandiyan ka na pala, mahal. Kumain ka na ba? Kung wala pa, ipaghain na kita. Sabi nito, saka nagmamadaling bumangon, pero pinigilan niya ito sa pamamagitan ng pagyakap niya rito. Ramdam niya ang pagkagulat ni Grace dahil sa ginawa niya. Ilang sandali pa, nararamdaman niya ang paghaplos nito sa likod niya. May problema ba? May nangyari ba? I'm sorry, Grace. I'm sorry dahil napabayaan ko na kayo. I promise na babawi ako. Aniya at inalalayang makatayo ang babae. Masayang naghahabulan ng triplets sa malawak na park malapit lamang sa mansyon. Maganda ang view ng naturang park. Maaliwalas at malinis ang paligid. Timing din na walang masyadong bata kaya pabor sa triplets ang magtatakbuhan doon. Mommy, next month po mag-school na kami! Bungad ni Natalie sa ina. Napatangon naman si Grace habang siya naman ay nakangiting tinignan ang anak na kasalukuyang nagsasalita at nakanguso pa. Nang mapansin siya ng bata, ay kunot ang noon nitong napatitig sa kanya. Dad, nagmana lang po ako kay Mommy. Biglang banat nito na ikinatawa niya. Napatingin siya sa dalawang anak na nagtatakbuhan pa rin bago muling ibinaling ang paningin kay Natalie. Yeah, manang-mana ka sa Mommy mo anak. Maganda na, mabait pa. Sus, nambola ka pa, Johan. Singit naman ni Grace. Naiiling pa ito habang pinagmasdan silang ngiting-ngiti sa kalokohan. True naman po, Mommy, na same tayong maganda. Giit pa ng paslit habang hindi maipinta ang saya sa mukha nito. Hindi na sumagot pa si Grace dahil alam niyang hindi siya lulubayan ng anak. Mabilis lumipas ang panahon. Kinasal na rin sila sa kagustuhan ni Don Simon. Subalit, makalipas lamang ang isang taon, wala nang ikasal sila, ay pumanaw na rin ito dahil sa katandaan. Ni hindi man lang nito nasubaybayan ng triplets na kasalukuyang nasa parehong kolehiyo na nagkaaral. Medisina ang kinuhang kurso ni Tonton at abogado naman ang kay Tintin, habang si Natalie naman ay criminology. Hindi tinutulan ni Johan ang nais ng mga anak, bagkus suportado pa nila ang gusto ng mga ito hanggang sa tuluyang nakapagtapos ng pag-aaral. Dad, Mom, para po sa inyo ang karangalang natanggap ko ngayon. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ko makakamit to. Maluha-luhang anunsyo ni Natalie habang nagsasalita sa harap ng entablado. Matapos magsalita si Natalie, ay bumaba na ito patungo sa kinaroroonan nila. Mahigpit na yakap ang sinalubong ni Johan sa anak. Gayon din ang ginawa ni Grace. Congratulations, anak! Masaya na kaming nakapagtapos kayo ng pag-aaral! Komento ni Grace. Nakibiso na rin ang dalawang kambal niya. Paano yan, kambal? Dalagang dalaga ka na. Baka naman magbo-boyfriend ka nang hindi sinasabi sa amin ni Tonton. Taas kilay na sambit ni Tintin sa kakambal. Oo na! Kayo ang mauuna, syempre, bago sina Mommy at Daddy. Natatawang sambit naman ni Natalie na ikinatawa nilang lahat. Sabay silang umuwi sa mansyon upang ipaghanda ng konting salo-salo si Natalie. Doon na rin nila napag-usapan para makakasama ang kanilang lolo't lola maging ang mga katulong nila. Mahal, parang kailan lang ano, baby pa sila. Pero ngayon heto, dalagat binata ng triplets natin. Ano kaya ang naghihintay sa kanila sa kasalukuyan? Mahinang tanong ni Grace sa kanya. Tumikim si Johan at napatingin sa kausap dahil maging siya man ay wala rin alam kung anong naghihintay sa mga anak nila. Ang tanging dasal na lamang niya
na sana'y hindi mapariwara ang triplets kapag wala na sila sa mundong ginagalawan nila ngayon. Magdasal na lang tayo, mahal. For now, suportahan na lang natin sila kung saan sila masaya, basta yung hindi nila ikakasama. Mahinahong tugon ni Johan sa asawa. Nakahiga na sila ng mga oras na iyon at kasalukuyang pinag-usapan ang kanilang mga anak. Tintin, kumusta naman ang mga kasong hawak mo? Hindi ba hassle mag-handle ng kaso? Usisa ni Johan sa anak habang nasa hapag sila. Kahit may kanya-kanya na silang inaatupag, hindi pa rin sila nawawala ng oras sa pamilya nila. Iyon ang isa sa mga tinuturo sa kanila ng mga magulang. It's okay, Dad. Hindi naman siya hassle. Actually, masaya nga po dahil nakakatulong ka sa mga taong inaabuso. May maibigay man sila o wala. Okay lang kasi kagustuhan mong tulungan sila eh. Tugon nito. Natahimik ang lahat, lalong-lalo na si Grace, na ngayon ay tumutulo na ang luha sa pisngi nito. Lihim niya itong pinahid sa kangumiti. Yeah, true yan, Kambal. Same as me lang. I am a doctor at proud akong sabihin yun dahil sa pamamagitan nun, matutulungan ko ang mga taong walang kakayahang magbayad sa ospital. Sabat naman ni Tonton na lalong ikinaluha ni Grace. Oo naman, yung feeling na bukal talaga sa puso mo ang pagtulong sa kapwa, hindi yan mababayaran ng salapi. Tugtong naman ni Natalie. Nang mga oras na iyon, ay tuluyan nang napaiyak si Grace dahil sa kabutihang puso ng triplets. Hindi akalain ni Grace na ganoon kabait ang mga anak niya. Masaya siya dahil kahit papaano, lumaking mabait at responsable ang tatlo. Pinaiyak niyo si Mommy! Biro naman ni Johan sa lahat. Nagtawanan ng triplets, pero naudlot iyon nang marinig ang sinabi ng ina nila. Sino pala ang magpapatakbo ng kumpanya kung wala na kami ng daddy ninyo? Tama ang Mommy ninyo. Tumatanda na kami. At anumang oras ay pwede kaming sumunod sa Lolo Simon ninyo. Nagkatinginan ng triplets, pero walang gustong magsalita sa kanila. Ilang sandali pa, tumikhim si Tonton, saka unti-unting nilingon si Tintin na may ngiti sa mga labi. What if mag-asawa ka na, Tintin? Give us a baby para may tagapagmana na sa kumpanya. What the heck, Tonton? No way! Kung gusto mo ikaw ang mag-asawa. Bulyaw nito sa kakambal na ikinatawa naman ni Natalie. Ask Nat, bro, not me. Enough! Hindi namin kayo pinipilit, mga anak. Ang sa amin lang naman, huwag ninyong sayangin ang pinaghirapan ng Lolo Simon nyo. Saka, wala na tayong ibang kamag-anak. Are you sure, Dad? Paano kung nagkaanak si Lolo sa iba noon? Komento ni Tonton. Tonton is right, Dad. What if may anak siya sa labas? Sabat naman ni Natalie. Sandaling napaisip si Johan, paano nga kung may anak ang lola niya sa babaeng minahal nito noon? Hanggang sa pagtulog ay binulabog siya ng isiping iyon. Kaya naman, kinabukasan niyon, kaagad niyang tinanong ang ama niya patungkol doon. I don't know, Johan. Dad didn't tell me about this. Bago ko nga lang nalaman na may girlfriend pala siyang katulong dati. Saka, only child lang ako nila ni Mommy. Pero hindi ko alam kung may anak pa siya sa labas. Kung meron man, kailangan nating ipahanap rin eh. Kahit anak pa siya sa labas, may karapatan pa rin siya sa kayamanan ng papa mo. Sabi naman ng kanyang ina. Tumangu-tangu naman ang kanyang ama, tanda na sang-ayon ito sa desisyon ng Mommy niya. Nag-imbestiga sila. Nagsimula silang maghanap sa Maynila at isinunod agad ang ilang probinsya. Umabot din ang 3 buwan bago may isang lalaking lumapit sa kanila na nagpakilalang anak o mano ito ni Don Simon. Johnard ang pangalan. Upang masigurong anak nga ito ng yumaong matanda, ay nagdesisyon si Johan na ipa-DNA test ito at ang kanyang ama. Positive po, Lolo. Kapatid niyo po siya. Masayang tura ni Tonton at iminuwestra pa ang hawak na papel. Tumangu-tangu si Rene bago tumayo. Kumusta? May pamilya ka na ba? Meron akong 2 anak, pero hindi lumaki sa akin ang isa. Talaga po? Pwede po bang ipasyal niyo siya rito para makilala naman po namin siya? Masiglang saad naman ni Natalie.
Nasa hapag silang lahat ng mga oras na iyon. Pinaramdam nila sa bisita nila na welcome ito sa mansyon. Oo naman. Napangiti si Johan ng palihim habang pinagmasdan ng magkapatid na kasalukuyang nag-uusap sa may hardin nila. Bakas sa mukha ng mga ito ang saya habang nagkukwentuhan. Maayos na ang lahat. Sa araw ng pagtitipon nilang mag-anak, nagdesisyong ipamahala ni Rene ang kumpanya sa kapatid. Pero hindi nito tinanggap. Hindi ko matatanggap yan. Anak lang ako sa labas ni Papa. Saka may mga negosyo rin naman na iniwan sa amin ang yumao kong asawa. But Lolo, walang ibang mamamahala sa kumpanya kundi kayo lang po. Singit ni Natalie sa usapan. Masyado na akong matanda para magtrabaho pa, Iha. Bata pa kayo, kaya dapat kayo ang magpapatakbo ng kumpanya. Napatingin si Johan sa anak nito. Natahimik lang habang nakikinig sa usapan. How about you? Turo ni Johan sa pinsan na kasing edad lang niya. Lahat ay napatingin dito. Wala ka pang pamilya? Tanong niya rito. Meron na, pero wala kaming anak. Saka mas bagay sa triplets ang naiisip niyo. Diretso nitong saad. Wala na po ba kayong ibang anak, Lolo Jonard? I mean... Meron pa, pero lumaki siya sa lola niya. Tugon nito. Bakit po? Pangumulit pa ni Natalie. Mahabang kwento, Iha. Napatingin si Johan sa kanyang pinsan nang magbitaw ito ng malalim na buntong hininga. Laglag ang balikat na tinapunan ng tingin ni Johan ang triplets. Alam naman niyang wala sa puso ng mga ito ang pagtatrabaho sa kumpanya. Hindi nila pinipilit ang mga anak sa isang bagay na hindi gustong gawin ng triplets. Pero hindi naman pwedeng ibenta nila ang kumpanya na iniwan pa sa kanya ng lolo niya. Mahigpit nitong bilin sa kanya na huwag ibenta ang kumpanya kahit anong mangyari. Paano na yan? Walang gustong magpatakbo ng kumpanya natin, Daddy. What if ibenta? Hindi pwede, Tonton. Habilin sa atin ang lolo niyo ang kumpanya. Kahit anong mangyari, hindi natin pwedeng ibenta dahil maraming taong umaasa sa kumpanyang iyon. Matigas na turo ni Johan sa anak. Okay, okay. Ako na magsasakripisyo sa atin. Tismayadong sabat ni Natalie dahilan upang mapatingin sa kanya ang lahat. Johan, sigurado ko bang kaya ni Natalie? Police ang kurso niya, hindi businesswoman. Mapag-aaralan naman yan, mahal. Napatangu-tangu si Grace. Ihinilig ang ulo sa balikat ng asawa habang iniisip ang posibleng mangyari sa kumpanya kung si Natalie ang mamamahala doon. Wala itong experience sa negosyo, pero gaya nga ng sabi ni Johan, mapag-aaralan naman iyon. Nag-training si Natalie bilang CEO ng kumpanya nila. Noong una ay medyo nahihirapan siyang mag-adjust, pero hindi naglaon, nakuha na rin niya ang lahat. Kumusta ang unang linggo mo rito sa kumpanya, Iha? Bumad ni Johan sa anak. Dinalhan niya rin ito ng paborito nitong kalderetang manok para sa lunch. Ayos naman po, Dad. Maikli nitong tugon. Nilapitan niya ito, saka tinapik-tapik sa balikat. Thank you, Nat. Thank you. Nag-angat ng mukha sa kanyang anak na may ngiti sa labi. Tumango ito at muling ibinalik sa harapan ang paningin. No. Thanks, Dad. Thanks for everything. Maaliwalas ang panahon. Malamig ang simoy ng hangin at sumasabay pa ang huni ng mga ibon sa paligid. Nakangiting tinignan ni Johan ang asawa habang mahimbing itong natutulog sa kama. Binuksan niya ang bintana para lalong pumasok ang malamig na hangin sa loob ng silid nila. Naisipan niyang dalhin sa isla ang asawa para naman makalanghap ng sariwang hangin at karatig lugar lang iyon ng bayan ng Heraya. Good morning, mahal! Bati niya sa asawa. Pupungas-pungas naman ito bago umupo sa kama. Good morning! Tumayo ito upang tumungo sa banyo. Paglabas nito ay dumiretso ito sa kusina para mag-agahan. Sumunod na rin siya sa asawa para sabayan ito sa pagkain. Johan, sigurado ka bang magagampanan ni Natalie ang kumpanya? Masyadong malaking obligasyon yun, mahal. Paniniguro pa ni Grace sa kanya. Sandaling natahimik si Johan. Saka marahas na bumuntong hininga.
may punto naman ang asawa niya. Pero may tiwala siya sa kakayahan ng nag-iisa nilang anak na babae. Alam din niyang noong nag-aaral pa ito ay pangarap na talaga nitong magpulis. Hindi nga niya akalain na basta-basta na lang nito binibitawan ng pagiging pulis para pangalagaan ang kumpanya nila. Matalino ang anak natin, mahal. Magtiwala lang tayo sa kakayahan niya. Ipakita natin na buong suporta natin sa kanya. Sinulit nila ang bawat oras na pananatili nila ng 4 na araw sa isang iyon. Mahal na mahal kita, Grace. Kayo ang mga anak natin. Kayo ang nagbibigay lakas sa akin araw-araw. Mahinahong saad niya sa asawa. Nasa biyahe na sila pabalik ng Maynila. Magkahugpong ang kanilang mga kamay. Bakas sa mukha nila ang saya habang kapwa titig na titig sa isa't isa. Ganon din ako, mahal. Kayo ang nagpapalakas sa akin tuwing nakakaramdam ako ng kahinaan. Puno ng pagmamahal niyang tinignan ang asawa na maingiti sa mga labi. Pagdating nila sa mansyon, naabutan nilang masayang nagkukwentuhan ang triplets habang may kanya-kanyang hawak na kopita na naglalaman ng red wine. Guys! Bati ni Johan sa mga anak. Kaagad naman napatingin sa direksyon nila ang mga ito na maingiti sa mga labi. Anong ganap, mga anak? Komento naman ni Grace habang nakakapit pa rin sa bewang niya. Napako ang mga mata ng triplets doon. Kaya naman, lalo pang lumapad ang ngiti ng mga ito sa mga labi. Sana all talaga, Mom and Dad! Wala pa rin kakupas-kupas? Love niyo pa rin talaga ang isa't isa! Panunodyo pa ni Natalie na ikinatawa nilang lahat. Masayang pinagsaluhan ng pamilya ang hapunan. May kanya-kanyang banat ang triplets na lalong nagpapaingay sa hapag. Hanggang sa dumako ang paningin ni Johan sa asawa na panay ang pagngiti nito habang nakatingin sa mga anak nila. Sana palang araw, makahanap din ako ng lalaking kasing bait niyo po, Dad! Mga katagang nagpatigil sa kanilang dalawa sa pagtawa. Sumeryoso na ang aura nila nang marinig ang sinabi ni Nathanie. Maging ang lolo at lola nito na nakikitawa sana ay natigil din. Maya-maya pa, tumikhim si Johan. Saka tinapik sa balikat ang anak. Oo naman, Nat. Sigurado yan. Paniniguro niya pa. Hopefully, Dad. Sagot naman ito. At same naman kay Mom. Ang babaeng pinangarap ko. Hindi man mayaman, at least mabait siya. Sabat naman ni Tonton. Hindi na uso ngayon ang pagandahan. Ang mahalaga naman sa akin, kahit mahirap pa siya, basta loyal at mahal ako. Yung maiiwan mo sa bahay. Komento naman ni Tintin. Napatangot ang si Johan habang maluha-luha namang nagpalipat-dipat ng tingin si Grace sa mga anak nila. Masaya akong lumalaki kayong responsable. Mapapanatag na kami ng mami niyo. Ani Johan, saka hinawakan ng kamay ng asawa na nakapatong sa mesa. Mana-mana lang naman kasi yan, anak. Napatingin si Johan sa kanyang ama habang nakangiti itong tinignan ng asawa nito. Tama, nagmana sila sa kanilang mga magulang, mabait at responsable. Pero tandaan ninyo, mga apo, hindi lahat mabubuhay tayo ng pagmamahal. Minsan kailangan din natin magsakripisyo kahit labag sa puso natin ang gagawin. Kagaya ng ginawa ng Lolo Simon nyo. Nagsakripisyo siya, kapalit ng babaeng pinakamamahal niya. Mahabang litanya ni Lolo Rene. Tahimik na nakikinig ang triplets sa kanilang lolo. Tila bigla silang nagka-interesado sa kwento ng Lolo Simon nila. Masakit lang sa part na namatay siya nang hindi man lang niya nasilayan sa huling pagkakataon ng babaeng iyon. Sino po ba ang babaeng sobrang minahal ni Lolo dati? Tanong pa ni Natalie. Nagkatinginan si Johan at ang asawa niya. Ang mama ng Tito Johnard ninyo. Kasambahay rin siya, kagaya ng mami niyo. Pero pinaghiwalay sila, nina Lolo at Lola, dahil nga mahirap lang ito. Patuloy pa ng matanda. Napapalunok ng laway si Natalie. Bigla itong napatingin sa kanyang ina. Nakakasad naman po pala ang love story ni Lolo Simon. Sabat naman ni Tonton. Kaya kayo, huwag kayong mag-expect na porket magmahal kayo, hindi na kayo masasaktan. Tandaan ninyo, iba't ibang pagsubok ang dumarating sa atin. At kapag mangyari yun, dapat handa kayong harapin yun, kasama ang mga mahal ninyo.
Seryosong saad naman ni Johan sa mga anak. Sabay-sabay na napatango ang triplets. Johan, masaya ako dahil sobrang bait ng triplets. Ang kinatatakutan ko lang, sina Tintin at Tonton. Madalas pa naman sila mag-away dahil sa isang bagay lang ang gusto nila. Malaki na sila ngayon, mahal. Kita mo naman na magkaiba na sila ng gusto. Tugon ni Johan sa asawa. Ramdam niya ang pangangamba sa mukha nito. Hinaplos-haplos niya ang balikat ng asawa upang maibsan man lang ang nararamdaman nitong takot. Natatakot pa rin ako, mahal. Hindi ko mapigilang mag-isip na baka babae lang ang dahilan ng pagkasira nila bilang magkapatid. Hindi mangyayari yan, Grace. Hanggat nabubuhay pa tayo, hindi tayo magsasawang pangaralan sila. Tumango ito sa kasya ni Yakap. Dalangin ni Johan na sana'y hindi mangyayari ang bumabagabag sa isipan ng kanyang asawa. Matulog na tayo? May pupuntahan pa tayo bukas. Untag nito sa kanya. Kinabukasan, araw iyon ng Linggo, nang maisipang yayain ni Johan ang kanyang pamilya sa labas. Huminto ang sasakyan nila sa labas ng simbahan. Doon niya naisipang dalihin ang kanyang mag-ina. Sabay-sabay silang pumasok sa loob na maingiti sa mga labi. Thank you, Lord, for all the blessings. Gabayan mo po sana ang aking mga anak sa tatahaki nilang landas. Mahinang sambit ni Johan habang nakapikit. Napangiti siya habang inisa-isang tapunan ng tingin ang mga anak na taimtim na nagdadasal. Ibinaling niya agad ang paningin sa asawa na kasalukuyang nakapikit rin. Mahal na mahal ko kayo. Saad ni Johan, saka nilapatan ng halik ang noo ng asawa. Wala na siyang mahihiling pa sa Diyos. Ang tanging hiling lamang niya ay sana tama ang tatahaking landas ng triplet sa kasalukuyan. Wakas. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa ating kwento ngayong araw. Pero bago po tayo umalis, shoutout muna kay Jovenin Panugaling from Calau-Calau, Don Carlos Bukidnon, from Pio Duran, Albay Bicol, Liza Mendoza ng Mariveles Bataan, Analiza Peña from Hong Kong, Teresita Arevalo ng Victoria Tarlac, Maricel Tupe from Antipolo City, Roslyn Remolisan from Jeddah, Saudi Arabia. Hello din kay Rosemary Corpus at Jesus Andre Corpus from the city of San Fernando, La Union. At syempre, hindi magpapahuli, Jocelyn Labugin from Hong Kong. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli!